article na yon sa social media ang video na in-upload ng The Publisher, kung saan makikita ang lalaking galit na galit sa kanyang kapitbahay matapos baguhin ng mga ito ang password ng kanilang wifi. Nagagalit talaga ako ngayon! Ha? Tara na! Nagagalit talaga ako ngayon! Mga anak ko! Nagmumood yun! Dapat kuya, yung hindi ka lasing nagpunta dito para masabihan mag-usap tayo. Ako lasing! Ayon sa uploader, naglabas ng kanyang galit ang lalaking nakatapless sa naturang video dahil umano sa pagpapalit ng password ng wifi ng kapitbahay niya. Nakikikonek lang umano ang naturang lalaki sa wifi ng kapitbahay, ngunit sinugod ang mga ito matapos na malamang pinalitan ang password ng wifi na pinagkonekan niya. Caption ng The Publisher, kapitbahay na nakikikonek ng wifi, nagalit dahil iniba ang password. Yung may-ari na lang humingi ng pasensya dahil 10 Mbps nga lang naman. Maririnig naman sa naturang video ang paliwanag ng may-ari ng wifi kung bakit nila binago ang password. Ayon dito, sinabihan lamang umano siya ng kanyang kapatid na lalaki na huwag muna umanong magpa-connect sa iba dahil nagtitraining pa umano ito sa call center at kailangan niya ng maayos na internet connection. Dagdag pa nito ay nasa 10 Mbps nga lang din ang kanilang wifi, kaya naiintindihan niya umano ang kanyang kapatid sa desisyong huwag muna magpa-connect sa iba. Ngunit sagot naman ng lalaki sa naturang video, ilang araw na umano ang sinasabi nilang training sa call center at hindi pa rin matapos hanggang ngayon. Hirap na rin daw sa pagmamodule ang kanyang mga anak dahil hindi makapag-internet. Pagpapaliwanag pa nito, sana raw ay kinausap sila ng maayos bago nagpalit ng password. Hindi yung basta na lang pinalitan nang hindi man lang daw umano sila na abisuhan. Maririnig din sa video na makailang beses na tinawag na salbahe ng naturang lalaki ang kapatid ng kanyang kausap at pinalalayas din sa kanilang lugar dahil hindi raw ito marunong makisama. Sa isang punto rin ng video, maririnig na nabanggit ng lalaki na hindi naman umano nila lolokuhin ang mga ito dahil siguradong magbabayad sila. Bakit ganon? Oh. Ilang cellphone lang ang kukunik dito sa kanya? Oh. Bakit? Tatarantaduhin ko ba kayo? Hindi ko ba kayo babayaran? Nangyari hindi naman ko sa ganon, kuya. Oh, hindi naman pala sa ganon eh. Samantala, umani naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens at ilan sa mga ito ay nagsabing baka nagbabayad rin umano ang naturang lalaki kaya malakas ang loob nito na magreklamo. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Tingin ko, nakikishare siya sa monthly ng wifi. Imposible kasi yung magalit ka ng ganyan kahit lasing ka. Lalo na't alam mo naman sa sarili mo na nakikikune ka lang. Di naman din kasi lahat ng tao afford yung wifi eh. Yung iba talaga nakikishare na lang sa kapitbahay na meron. Sabi sa video, magbabayad naman daw siya. So yun na nga, ibig sabihin, wala pa siyang naibabayad. Regardless kung halimbawa man na nag-aambag siya sa bill ng internet para makakonect sila, hindi pa rin sapat na dahilan yon para magwala siya at magalit sa harap ng bahay ng may-ari ng internet. Kahit saan tingnan, nakikisuyo lang siya sa may-ari. Ginagawan lang din siya ng pabor ng may-ari. For sure, kahit papano, nag-effort din yung may-ari na i-inform siya about sa pagpapalit ng password. Baka lang talagang hindi nakarating ng maayos kay kuya. Hindi natin alam baka nagbabayad din si Kuyang Manong sa wifi, kaya siya nagagalit ba't pinalitan ang password. Kaya humingi ng pasensya si ate na nagbi-video. Hindi natin kailangan maging one-sided palagi. Alamin natin rason kung bakit ang kabilang side ay gumaganyan.